musculoskeletal system ay tinatawag din nating parang mga butok, kasukasuan at kalamnan ng ating katawan. Ito yung parang haligi ng ating katawan. Dahil sa ating musculoskeletal system, nakakakilos tayo, nakakalakad, nakakatakbo, nagagawa natin lahat ng pang-araw-araw nating gawain. Kung ihahalimbawa natin, halintulad natin sa isang bahay, ito yung struktura kung saan nakatayo yung bahay. So, yung struktura ng ating katawan, ito yung ating musculoskeletal system. Maraming pagbabagong pinagdadaanan ng ating mga buto at kalamnan sa ating pagtanda. May tinatawag tayong physiologic changes of aging. Simula pa lang sa edad na 40 or 40 years old, nagsisimula na mag-deteriorate o manghina ang ating muscles and bones. Ang ating mga muscles and bones, 1% each year, manghihina po ito. Kaya kung di tayo gagawa ng paraan, by the age of 60, 20% na ng ating mga muscles and bones ay nanghihina na. Medyo mahihirapan na tayo sa mga pang-araw-araw nating gawain. Sa ating kalamnan, nagkakaroon ng parang pangliit ng ating mga muscles. Lumiliit ito, tawag natin ay sarcopenia. Sa ating mga buto, nagiging marupok na din ito. Kung baga pa sa isang haligi ng isang bahay, inaanay na rin siya. So parang gano'n din ang ating buto, nagkakaroon na rin ng parang pag-anay. Kung kaya't nagiging marupok at maaari itong madaling maputol or mabiyak kung tayo ay bumabagsak. So bakit po ba sila nanghihina? Bakit sila nawawalan ng lakas? Dahil po tayo ay tumatanda. Ang mga proseso ng ating katawan ay tumatanda. Nanghihina po. So, ibig sabihin, for example, yung muscles natin, dahil sa meron parang genes or meron tayong mga pagbabago sa ating katawan, na siyang nagiging dahilan kung bakit dahan-dahan, mga chemicals sa ating katawan, dahan-dahan tayong tumatanda. Manghihina din po tayo, nagde-deteriorate ang muscles and bones natin. Dahil nanghihina, bumababa ang protina, kumukonti ang kinakain natin. Dahil may pagbabago din sa ating panlasa. So, dahil dyan, konti ang kinakain natin. Pangalawa, mabilis na tayong mapagod, so hindi tayo nakakapag-ehersisyo. So in short, nagde-deteriorate ang ating mga muscles because of the degeneration process of the body. So ano ang sintomas, no? Kung paano kung malalaman kung mahina tayo? Papansinin po natin yan sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang pagbukas na lang ng mga bote or jam, no? Pagbukas ng pintong mabibigat, mapapansin mo parang hirap na tayo, dahan-dahan na, no? Minsan, pagising ng umaga, mararamdaman mo parang may pagkahina yung ating mga muscles. Ang unang-una po nga palang manghihina sa ating katawan ay ang ating lower extremities o yung ating mga legs. Susunod po dyan ang ating upper extremities. Kaya pag mahina na yung iyong upper extremities, alam mo, nanghihina na rin yung iyong mga paa o yung mga binte. So, yung sintomas yan ay mahirap pagbukas, hirap ka sa mga gawain pang araw-araw, pati pagkain, medyo mahirap lalo na kung mabibigat yung mga gamit mo sa bahay. So, paglinis ng bahay, paglabay, mga usual na ginagawa sa bahay, or tawag natin activities of daily living, mahihirapan po tayo kasi mahina na po yung ating muscles and bones.